Ang typhoon ay ang isa sa mga pinakapamatay na halimaw sa Greek mythology at ang malevolent na nature nito ay dahilan para katakutan to ng mga mamamayan ng ancient Greece. Ang higanting serpentine beast ay pinakilala para sa kanyang sagupaan kay Zeus at sa videong ito, aalamin natin kung bakit at saan natrap ni Zeus ang typhoon. Ang typhoon o Typhoeus ay isang higanting serpentine monster na kilala bilang isa sa mga pinakamabagsik na nilalang sa ancient Greece. Ang typhoon ay ina-associate kay Echidna, isang kalahating babae at kalahating ahas na hybrid. Sina Typhoon at Echidna ang magulang ng ilan sa mga sikat na halimaw. Si Typhoon ay napakalakas na nilalang na ginagamit ang lakas para sa dahas at mga illegal na gawain. Hindi lang malahalimaw to dahil sa mga pinaggagawa niya, kundi sa mismong itsura na rin ito. Sinasabi na sa balikat raw nito naglalabasa ng daan-daang ahas at dragon head. Ayon naman sa ilang description, si Typhoon ay isang humanoid na may pakpak at serpentine features at kaya rin itong bumuga ng apoy. Ang mga magulang nito ay nakadepende sa kwento. Ang pinakatanggap na teorya ay anak siya ng mga titans na sina Gaia at Tartarus. Pinanganak si Typhoon matapos na i-dispose sa mga titans mula sa kalangitan ng mga Olympians. Ang ilan kasama ang mythographer na si Apollodorus ay naniniwalang si Gaia ay ginawa ang halimaw na si Typhoon mula sa kanyang galit sa mga Diyos dahil sa pagpatay nito sa kanyang ibang anak. Sabi naman ng ibang scholars, anak daw siya ni Hera o ni Cronos. Hindi kasama si Typhoon sa 6 na Elder Titans o sa 12 Olympian Gods na namumuno sa mundo. Sa halip, isa siya sa mga halimaw na related sa mga Titans o Olympians tulad ng mga Cyclops at Hecatoncheires. Sobrang dami ng labanan na naganap sa pagitan ni Zeus at ni Typhoon. At sa isang storya, inawasak ni Typhoon ang ilang mga syudad at nagawa pang magbato ng bundok sa sobrang galit. Maraming Olympian gods ang natakot kay Typhoon matapos ang pangyayaring yun. Kaya nagpalit sila sa kanilang mga animal form. Sina Dionysius, Athena at Zeus lang ang natili sa kanilang mga regular form. Sinasabi nga ni Athena na duwag daw itong si Zeus dahilan para sugurin ng Diyos si Typhoon bago pa nito puntahan ang Mount Olympus na tinitirhan ng mga Olympian gods. Tinira ni Zeus si Typhoon ng 100 lightning bolts na dahilan para mag-corner ito. Nang matalo niya si Typhoon, pinatapon niya ito sa walang hanggang butas ng Tartarus. Tapos tinakpan niya ang butas gamit ang Mount Etna para hindi na makalabas si Typhoon. Dahil sa bumagsik si Typhoon at nagbubuga ng apoy, pinaniwalaan nila noon na ang volcanic eruptions ay dahil sa pagtatangka ni Typhoon na makatakas, pati na rin ang lindol ay kawaraw ng halimaw. Pinadala siya sa Earth para tapusin si Zeus at ang mundo at kayang-kaya niyang gawin yun. Dumura ng molten rock si Typhoon at nagtakbuhan agad ang mga Diyos. Si Athena lang ang nakumbinsi sa mga to na lumaban. Sa ibang labanan, ang thunderbolts ni Zeus ay walang panama kay Typhoon na mabilis na tinalo ang Diyos. Kinaladkad niya ito sa isang kuweba at inalis ang ilang tendons para hindi makatakas at para ma-torture niya ang Diyos kung kailan niya gugustuhin. Sila Hermes lang at Pan ang nagligtas kay Zeus nang ibalik nila ang muscles nito at gumaling na to para makalaban pa. Matapos nun, 10,000 taon na labanan ang namagitan kay Typhoon at sa mga Diyos at ang ending ay ang pagtrap nga kay Typhoon sa ilalim ng Mount Etna. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!